Pinoy, pinagyamang wika at pangitikan. Kumusta kaibigan? Ako ang inyong guro na si Ginang Ludivina in Tingson. Maligayang pagdating sa ikalawang module ng ikatlong merkad. Para sa ating pagsisimula, siguraduhin mong kasama mo ang iyong magulang o sino man na gagabay sa iyo. Tara na kaibigan, simulan natin ang ating talakayan. Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay ang ugnayang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa Filipino 2, ikatlong markahan, Module 2. Sa pagsisimula natin ngayon, ay magkakaroon tayo ng maikling pasulit. Panuto, hanapin mo ang pahayag sa Hanay B na nagsasabi tungkol sa mga larawan sa Hanay E. Isulat mo ang letra ng tamang sagot sa iyong papel. Number 1. Tingnan ang larawan sa Hanay A. Hanay B ay ang babasahin ko. A. Pagtatanim ng halaman. B. Paggamit ng lambat sa pangingisda. C. Pagtatapon ng basura sa kanal. D. Labis na pag-apaw ng tubig. E. Labis na pagpuputol ng mga puno. Number 2. Tingnan ulit ang larawan. A. Pagtatanim ng halaman. B. Paggamit ng lambat sa pangingisda. C. Pagtatapon ng basura sa kanal. D. Labis na pag-apaw ng tubig. E. Labis na pagpuputol ng mga puno. Number 3. A. Pagtatanim ng halaman. B. Paggamit ng lambat sa pangingisda. C. Pagtatapon ng basura sa kanal. D. Labis na pag-apaw ng tubig. E. Labis na pagpuputol ng mga puno. Number 4. Tingnan ang larawan. A. Pagtatanim ng halaman. B. Paggamit ng lambat sa pangingisda. C. Pagtatapon ng basura sa kanal. D. Labis na pag-apaw ng tubig. E. Labis na pagpuputol ng mga puno. Number 5. Tingnan ulit ang larawan. A. Pagtatanim ng halaman. B. Paggamit ng lambat sa pangingisda. C. Pagtatapon ng basura sa kanal. D. Labis na pag-apaw ng tubig. E. Labis na pagpuputol ng mga puno. Ngayon ay ibibigay ko ang mga sagot sa maikling pasulit. Ang sagot sa number 1 ay C. Pagtatapon ng basura sa kanal. Number 2 ay A. Pagtatanim ng halaman. Number 3 ay B. Paggamit ng lambat sa pangingisda. Number 4 ay E. Labis na pagpuputol ng mga puno. Number 5, D. Labis na pag-apaw ng tubig. Ngayon ay magkwintuhan tayo. Mayroon akong babasahin na isang maikling kwento. Pagkatapos kong bumasa sa maikling kwento, ay sagutin natin ang mga katanungan. Ang pamagat ng ating kwento ay Kalikasan Ating Ingatan ni Freda D. Salavaria. Ang kalikasan ay isa sa pinakamagandang nilikha ng ating Diyos para sa sangkatauhan. Marami tayong maituturing na likas na yaman na ating napakikinabangan. Ngunit sadyang may ilang mga taong hindi nakukontento sa mga bagay na mayroon sila. Ang labis na pagpuputol ng mga puno o illegal na pagtutruso ay isa sa halimbawa ng pagmamalabis sa kalikasan. Isinisisi sa mga illegal na mantutruso ang paghagupit ng mga sakuna na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang biglaang pagbaha sa pulo ng Samar at Leyte na ikinamatay ng libu-libong mamamayan noong Nobyembre taong 2013. Ang paggamit ng dinamita sa pangingisda ay nakasisira rin sa ating kalikasan. Nasisira ang mga bahay ng mga isda tulad ng mga corals at coral reefs.
Nagdudulot din ito ng pagkamatay ng mga itlog at maliliit na isda. Marami ring naaapektuhan ang mga mangingisda na tanging lambat lamang ang ginagamit sa pangingisda. Halos wala na silang mahuli dahil dito. Ang pagtatanim ng mga halaman at mga puno ay makatutulong upang maibalik ang kagandahan ng ating kalikasan. Sa pamamagitan din ng pagtatanim, mapapalitan ang mga punong pinutol, dadami na muli ang mga ligaw na hayop at babalik sa dating ganda na ang ating kagubatan. Panoto, basahin at sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan. Piliin mo ang litra ng tamang sagot at isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Una, ano ang pamagat ng pinto? A. Kalikasan ating ingatan. B. Kalikasan pangalagaan. C. Kalikasan ating mahalin. Ikalawa, ano ang bunga ng pagkasira ng kalikasan? A. Pagpuputol ng mga puno. B. Paggamit ng dinamita. C. Pagkakaroon ng baha. Ikatlo, sino ba ang dapat sisihin sa mga sakunang nangyayari? A. Ang mga tao na labis na nagputol ng mga puno. B. Ang mga tao na nagtanim ng mga puno. C. Ang mga tao na naglilinis ng paligid. Ikaapat, ano-ano ang sanhi ng pagkasira ng kalikasan? A. Pagtatanim ng mga puno at mga halaman. B. Labis na pagpuputol ng mga puno at paggamit ng dinamita sa pangingisda. C. Paggamit ng lambat sa pangingisda at pagtatapon ng mga basura sa tamang basurahan. Ikalima, paano natin maiingatan ang ating kalikasan? A. Magtapon ng basura sa kanal. B. Putulin ang mga bulaklak sa bakuran. C. Magtanim ng mga halaman sa bakuran. Ito ang mga sagot sa mga tanong na ating binasa. Letrang A. Kalikasan ating ingatan. Ikalawa, letrang C. Pagkakaroon ng baha. Ikatatlo, sa letrang A. Ang mga tao na labis na nagputol ng mga puno. Ikaapat, sa letrang B. Labis na pagpuputol ng mga puno at paggamit ng dinamita sa pangingisda. Ikalima, sa letrang C. Magtanim ng mga halaman sa bakuran. Ang sanhi ay ang pagbibigay dahilan o paliwanag sa mga pangyayari. Ang bunga naman ay ang epekto o kinalabasan ng pangyayari. Halimbawa, sanhi, mukhang uulan na malakas. Bunga, nagdala ng payong si Faye. Tingnan ang larawan. Sa sanhi, makikita na may maraming ulap. Sa bunga naman, makikita na ang batang si Faye ay may dalang payong. Sa sanhi, nag-aaral ng mabuti ng kanyang aralin si Bella. Sa bunga naman, nakakuha siya ng medalya. May tanong ako sa iyo. Paano mo malalaman kung ang isang pangyayari ay sanhi o bunga? Ang sagot ay, ang sanhi ay sinasagot ang katanungang bakit ito nangyari. At ang bunga naman ay sinasagot kung ano ang naging epekto sa pangyayari. Dapat nating tandaan, mahalagang matukoy ang sanhi ng pinagmumulan o dahilan ng isang pangyayaring naganap. Kaya nagkakaroon ng kasunod na pangyayari na tinutukoy nating bunga o epekto. Kumusta ang iyong paglalakbay, kaibigan? Natutuwa ako na umabot ka sa bahaging ito. Ngayong alam mo na ang ugnayang sanhi at bunga ng mga pangyayari, alam kong kayang-kaya mo nang magpatuloy. Inaasahan ko na masasagot mo ang susunod na pasulit. Dito na po nagtatapos ang ating talakayan ngayon. Sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. Ito po ang inyong guro na si Ginang Ludivina Intingson na sa inyo po ay nagpapaalam. Maraming salamat. Hanggang sa muli, kaibigan.
Solo Pinoy.